Sam and welcome to my channel. And kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Question: dala ko ka na ba? Ng paulit-ulit? Mga ilang beses? Ay, wait. Hindi ka ba naloloko? Manloko. Oh, kalma. Dahil ang pag-uusapan pa natin ngayon ay sino ba ang madalas manloko? Babae o lalaki? Actually, ito na siguro yung pinakamadaling vlog na gagawin ko. Sino madalas manloko? Napakadaling sagot. Sisiu! Siyempre, alam mo na. Naisip mo ba yung naisip ko? Kung sino? Charot lang. Magiging fair tayo, don't worry. Kasi I'm pro-economy. And mamaya, malaman din natin yung sagot. Based on science. Oh, diba? May scientific explanation pa. Tapos, papakita ko rin sa inyo yung brain ng cheater sa non-cheater. Pero, bago tayo magsimula, kung manloloko ka, hindi para sa itong vlog na to. Siyempre, baka hindi mo makayanan. Concern lang. So, ano pang iniintay nyo? Galaw-galaw. Few months ago, nag-team building kami ng team ko. Supervisor nila ako nun sa tele-performance sa BPO kami. Yes! Mabuhay ang mga taga-call center! So, dinala ko dito sila sa Bulacan. Hindi niyo matatanong, Bulacan niya ako. Kawai-kawai sa mga taga-Bulacan dyan. And nag-staycation kami. So, ito sila. Sagot nila. Then, nag-survey ako sa Facebook kung sino nga ba talagang madalas manloko, babae o lalaki. And, magbabasa tayo ng mga comments nila. Sheila Pirante. Lalaki, caps lock TL para intense. Paano ba yan, boys? Umpisa pa lang, lalaki daw manloloko, caps lock para dumang-duma. Kura Drexel, yung Converge. Sa pag-ibig kasi, hindi sa internet, ang ano kay. Rodamil de la Cruz, ang babae, kapag niloko ng lalaki, buong barangay nakakalam. In short, babae. Oy, fake news yan. May point siya doon, lalaki nila yung mga babae pagdating sa, you know, chika-chika, chismis, gano'n. Pero, take note ha, kung may girl talk, may boy talk din. Lalo sa mga inuman din, pero depende pa rin yan sa tao. Apple Crisaldo. Pero sa akin, lalaki. Ha, ha, ha. Di ko naman nila lahat. Lalahat? Bisaya ka. Pero kung magbibilangan, mas maraming nanloloko na lalaki. Hirap kasi, yun yung nagiging misconception ng iba. Kapag maraming chicks yung lalaki, feeling nila, macho sila. And very proud pa sila. Tapos pag babae yung gumawa, big deal. Pero guys, mas nakakaba po talaga kapag loyal ka sa isang babae lang. Patricia Gaba. Nakakaps lock to. Kung mag-alala, bibigyan ko talaga ito ng justice kung paano mo talaga ito sinabi. Lalaki kasi paasa. Sasabihin na, hindi kita iiwan, ikaw lang habang buhay. Tapos malalaman mo, may iba na palang jowa.
Manloloko mga lalaki. Cheater pati. Maputulan sana kayo ng ano nyo. Mga leche kayo. Pumatay na cheater. Tsaka, manloloko. Garita galit? Gusto manakit? Pero paano kaya yun kung may ganun talaga? Yung puputulan talaga pag cheater? Lahat siguro ngayon, lawyer. Mahapi pag ganun. Pero alam nyo, nangyari talaga yun. May mga ganung case. Pinutulan talaga nila yung ano ng asawa nila. Sobrang galit nila. Pero huwag naman sana mabot sa ganun. Kasi pag ganun, sana, finish na. Next, Lloydy Pascual. Lalaki, halos lahat ng tropa ko, babaero. Ako lang hindi pa. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ni Lloydy Pascual. Huwag niyo po yung isasama sa mga inuman kasi nambubo ko. Lloydy Pascual, syempre lalaki. Habi na nila. It's in their nature. Boys, paano ba yan? Wilmar Bayaban. Dahil hindi pa ako naka-experience sa love, kaya para sa akin, patas lang. Tama si Wilmar kasi kung kaya gawin ng lalaki, kaya din gawin ng babae, diba? Depende talaga sa tao yan, kumbaga face-to-case basis. Next, Kenji Gonzalez. Both ang sagot ko. Kahit bading at tomboy, meron na din. So, according to him, both. Sino nga, masay. Choose one lang. Playing safe ka eh. Charot lang. Byron Scott Santos. Para sa akin, parehas lang posibleng maging manloloko. Babae at lalaki. Since pare-parehas tayong tao na may choices sa buhay. Tama naman, kasi diba pag nagloko ka, choice mo yun. Ginusto mo yun eh. Kaya piliin natin yung mga taong pinipili ka everyday. Hindi yung pipiliin ka lang nila ngayon, pero bukas, iba na naman ang gusto. Pen Santos. Yip-nip pangalan mo eh. Ito binabaliktad. May tinataguan ka, no? Sa Facebook. Charot lang. Panalamera. Depende din yan sa partner. Nag-factor din kasi ang partner. So for me, both pwedeng magloko. You mean may factor din yung partner kung bakit nagloko? Or nag-trigger din sa'yo yung partner mo kung bakit ka nagloko? Dalawa lang yan. Una, wala naman kasing perfect. Lahat tayo may flaws, may pintasan. Pero kung dati, alam mo naman na yung mga weaknesses ng partner mo. Pero dahil nakakita ka na ng bago, nakita mo na lahat yung bigla. Ginagawa mo na lang siyang dahilan to get out from that relationship. Pangalawa, manloloko ka talaga. Gusto mo, marami talaga. Naghahanap ka na lang ng dahilan para bigyan ng justice yung panloloko. Kesa sa pag-usapan niya na lang ng partner mo kung ano yung mali, para sa nakaratag ng relationship mo. So tama, may nangyari talaga ganyan. Next, Junisha Gandry. For me kasi wala eh, parehas lang halos silang manloloko. And set a goal para sa inyong dalawa, para kung maisipan magmangloko, eh, magkadalawang isip ka na gagawin ito. Tama yon, dapat may goal talaga kayong dalawa. Tapos mag-ipon kayo, mag-ipon kayo together, para sa kasal, sa sasakyan, sa bahay, pagbuo ng family, yung mga plans na hanggang pagtanda nyo. Pero, may kakilala ako eh. Naka-plan na ang lahat. May mga napundar na sila. Pero babae naman this time yung nag-ipon. Kasi, na-fed up na siya sa lalaki. Sobrang cheater. Pero nakahanap na yung babae ng lalaki na may peace of mind siya. So, both yung sagot niya, dapat talaga marunong ka makontento. Kasi, palagi lang naman may better sa akin. Diba? Alem Lamboson. In my opinion, ma'am, parehas lang wala naman kasi sa gender ang pagluloko. Like my experience. Yan. Gusto ko yan. Mag-share ng experience. Kahit gawin mo lahat-lahat, pag hindi kontento yung tao sa'yo, maghahanap at maghahanap yan. Ouch. Ha-ha-ha. Pero para sa akin, babae, di mo pwede mahawakan CP or account nila. Pero ikaw, no choice ka. Bibigay mo kasi mag-aaway at mag-aaway kayo at the end. Ako din ang magsasorry. Kahit alang mali. Kung wala mo yung social media password ng partner mo, dapat equal, dapat vice versa. I mean, naalala ako. Yung ex ko. Hindi namin alam yung access ng isa't isa. Kasi bago pa lang kami nun. De, one time, magkasama kami sa labas. Pauwi na ako nun galing sa bahay nila. May nag-text sa kanya. Out of curiosity, sabi ko, patingin. Ayaw. Sabi niya, privacy, privacy. Hanggang nag-agawan kami ng phone. Tapos, dahil ayaw niya makita ko yung phone niya, binato niya yung phone niya. So, talagang mas pipiliin niya pang masira yung phone niya kaysa makita ko.
ba? Hindi naman siya obvious ma-shadow. Tapos, kung makikita niyo talaga yung itsura ng ex ko, no? Talaga, promise. Ang isip-isip siguro nun, sana masira yung phone ko, sana masira yung phone ko. Kasi matindi talaga yung pagbato niya eh. Nagbaklas-baklas yung phone. Eh, nung pinakuha ko sa kanya, in-insert niya yung SIM card, in-insert niya yung battery. Pag on, gumana! Kitang-kita ko, nag-text, I love you, baby. Wow! Oh, no. So, I'll be honest, para sa akin, based sa experience ko, dapat alam niyo yung access ng bawat isa. Kasi sana, una pa lang naagapan nila na, ay hindi pala siya trustworthy. Pero sabi nga ng iba, kahit hindi mo alam yung access, trust lang dapat. Pwede din naman, kasi nga, regardless kung makuha mo yung Facebook account niya, marami pa rin platforming. Like, Skype, Instagram, Viber, na pwede nalang gamitin to cheat. So kahit iposas mo pa yung jowa mo, maglolo ko yan, maglolo ko talaga yan. Diba? Next! My cheat! Lalaki! Dati din akong manloloko na bago lang ni Lord. Aww! Mike! Thank you for your honesty. Salute! Next, Mark Ubang. Not about gender. Like I said, it's just a one big gamble. Like, wow, English. Nalo kita. Bottom line is, you can win or get it what you want without you taking that risk. Gusto mo yun, TL? Yes, Mark, I like that. Because love is a gamble. Sometimes you win, other times you lose. But no matter what your cards are, in this gamble, whether clubs, spades, or diamonds, remember, never ever play with the heart. O, diba? In-English din kita. Actually, tama ka dun. Kasi malaman mo talaga kung manloloko yung partner mo during relationship. Kasi pag sa umpisa, let's say manliligaw pa lang, best foot forward yan. Pag nag-uumpisa pa lang kayo, full of kilig pa yan. Minsan nga, may nakikita ka ng red flags pero hindi mo pinapansin eh. Kasi ini-imagine mo pa rin how colorful yung life mo kasama siya. Kaya kahit may red flags, nagbubulag-bulagan ka hanggang sa tumagal at tumagal yung relasyon nyo, doon mo na talaga madidiscover. I confirm, manloloko talaga siya. How sad. Next, Rick Flores. He's the person who cheats not the gender. Sa patuloy, i-English-English. Ano kaluin? Tama naman yan, wala yan sa gender. Next, Romeo Gontao. Babae po yata? Hindi ka sure? Char. Kidding aside, wala pa sa gender but there can be many reasons why our lovers motivated to become unfaithful. To top it all, according sa kanya, nag-cheat kasi hindi na nga mahal. Kasi may mahal ng iba. Next, Wilma de la Cruz. Mami ko. Sabi nga, mother knows best. So, basahin natin. To be honest, generally speaking, even study shows na mga lalaki pa rin talaga ang mas manloloko sa relasyon. Aminin na natin yung fact na yun. Though, hindi naman lahat, ha? At may mga babae rin, of course. But the question is, mas manloloko, so need to choose only one. Ang mga lalaki kasi, pili nila, ikakamatcha nila pag marami silang babae. Sad truth ay yung mga womanizer or babaero na ito ay nagagawa pa nilang magsabay-sabay ang mga babae nila. Na habang tumatanda sila, pabanda ng pabanda ang nagiging chicks nila. Hi, ba't makasigayo ganun guys? Ang bad. Ang bad niyo. Next! Joel Not Na Naurap. Lloyd Anthony Parawan pangalan mo eh. Saka pa nagbabalik at may tinataguan ka rin no. Lalaki, hindi ko sinasabi na kasali ako dun. Madali kasi matukso ang lalaki, makakita lang ng babae at sexy, tatawagin agad. Tas kahit may GF na sila, magsa-chat pa din sa iba at nakikipag-text. Boys ha, hindi galing sa akin yan. Hindi galing sa akin yan. Next, Arif Alonto. Honestly, you can't say for sure who cheats more. My ex cheated on me. It happens. Both men and women are equally likely to cheat. As a general rule, women have more emotional needs. Men have more sexual needs. Perfect! Pero medyo sad reality to. Hashtag sad truth. Sabi nga ni Kuya Ami, women will cheat with only the best man she can find. While men like to cheat with multiple women. Pero meron pa rin naman akong kilalang buwis sa Malipino ah. Ay, di pala tayo sure.
Next, Jomar Garcia. Babae. Dami ako kilala niyan na ganyan gawain. Haha, sa lahat ng gym na napagturuan ko. Uwe? Sa gym? Ingat-ingat lang ah, kasi hindi lahat ng lalaki sa gym, lalaki. Yung ibang lalaki doon, lalaki din yung hanap. Rico Alvarez. Ang masabi ko ma'am, nasa babae o lalaki yun, kung magloloko siya. Ay guys, watch yung video namin ni Besha, yung How You Like That parody. Next, Mark John Poto. Lahat naman nagloloko eh, babae man o lalaki, kasi wala namang perfecto eh. Pero kasi ang nangyayari, pagsasala muna bago pagsisisi. Huwag ka kasing marupok! Huwag mong ipagpalit sa panandali ang kasiyahan lang. Tapos pag na-realize mong hindi okay yung pinalit mo, babalik ka. Tapos ano, pag kayo na ulit, ahanap ko ulit ang reserba. Next, Anjay Ros Monterola. Para sa akin, siya. Sa akin lang. Ay, mali. Wrong comment box yata ako. Ay, may pinanghuhugutan ko. Na specific person. Name drop, name drop. We have 19 points na nagsasabi na cheater ang boys. And 14 points naman na nagsasabi na babae. So, base sa survey, lalaki ang manloloko. Girls, maaari na kayong huminga ng maluwag dahil safe na tayo sa araw na ito. At para naman sa mga boys, kung may reklamo kayo, bukas ang presinto. Doon na kayo magpaliwanag. Or better yet, magbago ka. Prove them wrong. Pero, based sa studies, 20% daw ang lalaking cheaters. And 13% naman sa babae. Pero, sa US to ah, paano ko nalaman? GMT, Google mo te. According to General Social Survey, as of March 2020, at ito yung itsura ng utak ng mga non-cheaters sa mga cheaters. Meaning, yung mga cheaters talaga, nasa composition na ng brain nila yun. Para sa mga non-cheaters, wala talaga sa vocabulary nila ang mag-cheat. Amazing, no? May difference talaga. And usually, hereditaryo gantong may. Sabi nga, kung ano yung puno, siya yung bunga. Pero, hindi lahat ha. Mas malaki lang yung tendency ng mga taong cheaters na mag-cheat kapag nasa genes na nila. Pero syempre, at the end of the day, choice mo pa rin. Isa pa, factor din yung environment, yung circle of friends mo. Kasi kung nakikita mo nag-cheat yung kaibigan, na gumaya ka at na-justify mo kahit alam mo mali. Kasi bakit sila pwede? Ako hindi. Pero if you have strong principle, will and mindset, hindi ka mapabad influence sa kanila. So, pinag-uusapan natin ito guys para kapulutan natin ang aral. Kasi masakit kaya maloko. And again, hindi lahat ng tao mentally strong. At bago ka maloko, isipin mo na lang yung mga taong mahal mo sa buhay. Yung kapatid mo babae or anak mong babae ang lokohin. Diba, ikaw pa yung mas masasaktan na makita mong durog na durog sila. And worst scenario, nasisira ang buhay nila. At mahirap na rin para sa kanila maniwala sa concept ng tao. Masarap mabuhay ng may peace of mind. And I wonder, parang nakakatulog ng mahimbing yung mga taong patuloy pa rin ang naloko. Kaya always guard your heart. Huwag niyong baliwalain yung mga red flags. Kasi madalas, sign na hiligan na hindi pa siya yung tamang tao para sa iyo. Dahil believe me, ang tamang tao para sa iyo, hindi kanya kaya lokohin. Kasi mas masasaktan siya na makita ka so, kung nakita mo yung tamang tao para sa'yo, be the right person for the moment. Sa mga wala pa, darating din yan in God's perfect time. So, ayun guys, sana nag-enjoy namin kayo muna sa kwentuhan natin. So, ikaw, naloko ka na ba? At pangunod na. Ikaw, sino sa tingin mo madalas manloko? Babae o lalaki? I-share mo na yan sa amin. Comment down below. And kung may gusto pa kayong pag-usapang topic or request, comment nyo lang. Shoutout nga pala kay Jason Palisong and DK Basilan. Paolo Cruzado, Jigs, Venus Averdam, Joycelyn Balatico. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all!